Ayan mga amigo, para dun sa mga nagtatanong kung saan ba daw dumadaan papunta ng halimbawa, iikot tayo gamit ang bangka galing na dito sa Infanta Quezon papunta ng Subic Zambales or sa Bataan. Saan ba daw kami dumadaan? Kasi yung mga taga rito sa amin, pagka amihanin, yung iba hindi naman lahat kagaya sa akin, hindi naman ako dumayo ngayon. Pero dati dumadayo ako, Subic. Nakadayo na rin ako ng Bataan. O yung iba sa Mamburaw. Kasi pag amihanin talaga dito, napakahirap dito sa amin ng amihanin, mga amigo. Dito ay masyadong malalaki ang alon. Maski lantap na lantap siya, pag humangin siya, mga ilang oras lang ang alon, talagang maninisa na. Lalo na pagka sinabing may cold front, hindi na talaga kami makalaot. May isda naman. Pero yung iba, nagpipilit pa rin dumaot. Kaya lang minsan kasi yun ang nagiging dahilan ng pagkalugi. Dahil lalaot, hindi pa ubos yung puso mo, mga ilang araw lang lalakas yung panahon, mapipilitan ng tumabi kasi yun nga ang sitwasyon dito. Hindi kagaya sa Zambales, doon kahit na malakas yung amihan ay kaya lang ang alon. Dahil matagal din ako doon, ay umabot din ako ng nasa 5 taon na doon talaga ako naglaot, mahabagat maamihan doon, tuloy-tuloy lang ang paglalaot. Eh dito pag abagat, okay lang naman. Pag amihan yun, talagang patsimpuhan lang. Ang pinaka sinusurrender lang doon sa Subic, pag kayong tinatawag na may cold front nga, yung nag-norte ang hangin, yun ang malakas doon. Pero nasubukan na rin namin, hindi pa rin, may pagkakaiba pa rin. Kasi dito talaga pag inabot ka ng cold front, parang halos 50-50 ng kalagayan mo sa laot, parang hindi mo alam kung makakauwi ka pa o hindi. Kasi ilang beses ko na rin naranasan, halos ang mga sakay wala nang inimikan dahil sa sobrang hirap. Talagang paraan na lang para lang makarating ng tabi. Mabuti na nga lang ngayon at mayroon tayong mga kaibigan na nagbibigay ng weather. Kasi naging ngayon high tech na, may mga weather na nakikita sa internet. At tayo ay nagpapasalamat dahil may mga kaibigan tayo kagaya ni amigo Northstar, diyan sa May La Union. Yun. Yan itinatawag sa amin sa radyo kung halos araw-araw. Tapos pag nandito naman kami sa tabi, nakaka-chat din namin sila, Messenger. Nakakapagtanong kami kung kari na ba kaming lumaot, gano'n ba kalakas doon sa lugar na pupuntahan namin. Binibigyan lang namin ng coordinate para masabi, yun. Para makapag-decision kami kung pwede ba kaming lumaot o hindi. Yun ang kagandahan sa panahon ngayon. Pero bagamat may ganayon, siyempre paglalantap lang ng mga 4 na araw, 5, alanganin namang magkarga kami para lumaot. Kasi paano kung matumal yung kaya na isda, hindi pa ubusong kusumo namin, tatabi kami, malulugi kami. Kaya magtitiis na lang muna, hindi kaya dumadayo. Ayun, kaya ayun. Sa mga nagtatanong, saan ba kami dumadaan pagka pumupunta kami ng Subic or ng Bataan? Ayan, papakita ko sa inyo mga amigo. Kami. Kailangan pa namin gumamit nung mapa. Ayun, nilalatag 'yan tapos ayun, susukat-sukat pa kami doon. Susukat-sukatin mo 'yon, kukuhain mo yung mga number noon, papasok mo sa GPS para malaman mo kung saan ka dadaan. 'Yon ang ginagawa. May GPS na rin yung pag-ikot ko pabalik. Pero nung papuntang Subic, nung umikot ako, ang gamit namin na lang. Ayun. Mapa lang din, pero wala pa akong GPS. Makukuha mo lang, kukualamin mo lang kung ano yung rumbo. Pero yun, ikwintahin mo kung anong layo. Yun, ganun nung una pa akong lumiligaw ng Zambales.
or Bataan. Pero nung bandang huli, ayun, sa panahon ngayon, high-tech na. Hindi na natin kailangan magsukat-sukat sa mapa. Hindi na natin kailangan gumamit ng kwan. Dati, binibili yun. Parang alam ko, kasi ako nang hiram lang ako nung lumika ko pabalik eh. Sabi nila, nasa 7,000 daw. O, sa panahon ngayon, wala na. May application na tayo sa cellphone. Makikita nyo mamaya pagka yung ipinapakita ko na sa inyo yung talagang dadaanan namin. Ganun na kahitik sa panahon ngayon. Hindi na tayo kumbaga pahihirapan pa na magsukat-sukat, maglalatag ka, susukatin mo yung kikintahin mo kung ano yung kung ano coordinate, papasok mo sa GPS. Ayun. Saka pag naipasok mo na, malalaman mo na kung anong rumbo mo, kung saan anong layo mo, ganun. Ayan. Ito, pakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit natin ngayon. Mayroon na ngayong mga application sa cellphone lang din mismo na pwede natin gamitin para malaman natin kung saan ba tayo pwedeng dumaan. Nakukumpute na natin kung anong layo ng ating pupuntahan. Alam na rin natin kung anong oras, kung ilang oras o ilang araw tayong mananakbo bago makarating doon. Ito, papakita ko na sa inyo. Ayan mga amigo, ito yung application ngayon na isa sa pinakamagandang gamitin, Navionics. Ayan, kung nakikita niyo yung apps, Navionics. Navionics Booting HD. Ayan, maraming version yan mga amigo, mamimili lang kayo ng version yung gusto nyo. Pero ito yung kada-download ko lang ngayon na application. Ito yan, Navionics. Ayan. Ayan. Yan, ganito yan natin ginagamit para ano. Yan. Dito malalaman natin kung gaano ba tayo kalayo. Halimbawa, gusto nating dumayo ng sobek dahil lalo sa panahon ngayon, malakas nga yung ano natin. Malakas yung amihan. Pag amihanin, hirap dito ang lumaot. Yan. Hintayin lang natin. Alino yan eh. Yan, kahit naka-offline yan, kahit walang signal. Okay. Yan, i-off nga natin yun. Yan. Yan. Ito yung lugar namin mga amigo. Yan. Ito yung bahay namin. Yan, kulay pula na yan. Ah, ito ako ngayon. Yan. Dito natin yung road. Ayan. Okay na. Ayan. Kunyari, dito. Dito tayo nag-uumpisa. Sa lugar na to. Pwede natin rumbuhin na kagad yung ano. Yung... Dito na. Dito na tayo kagad. Didiretso na tayo dito sa... Ayan. Wala. Sa may ano. Dito na tayo sa Lahoy. Lahoy. Sa may Karamuan. Pwedeng dito na kagad tayo. Dito na natin. Yan. Yan. Hihintayin lang natin yan. Ganyan nakadali ngayon mag... Babalikan natin yan mamaya mga amigo. Yan ay ano, nag-automatic. Ano yan. Diretso na natin. Dito na tayo diretso sa ano pala. Sa kunyari sa Matnog na tayo. Sa Matnog. Kadalasan, dito kami dumadaan sa loob. Yan, pwede. Pero kung medyo nag-aalanganin kayo, pwede naman natin, pwede naman dito sa kundumaan. Sa labas nitong, parang ilog kasi yan eh. Pag dinaanan mo, pwede dito lang sa labas na ito. Dito. Pero kami dito, kami dumadaan sa loob. May yun, kung medyo talagang sobrang laki ng bangka mo tapos mataas yung palo antena ng radyo mo hindi yata pwede dyan kasi ano, yan o, kusang lumiligaw yan o
Yan. Paglampas mo ng rapo-rapo, tumbo ka na dito sa may ano, sa may yan, itong kasunod na dolo, sa may ano, Preto Diaz. Tapos takbo ka na, na ang kasunod na rurumbuhin mo ito na Matnog. Tapos dito na sa may Monreal. Dito, dito dadaan, diretso na ng Boreas Island. Yan. Tingnan muna natin kung saan tayo padadaanin. Yan, naglo-loading. Loading yan, mga amigo. Yun. Ayan, oh. Route number 2. Tingnan mo, doon tayo pinadaan sa loob, oh. Mayroong lusutan dyan, eh. Ayan, oh. Yang maitim na yan, kaya yan ay dinaanan. Yan, oh. May kulay pula, di ba? Ibig sabihin, mababaw. Mababaw yan. Pero arindaanan kasi itinuro ng ruta eh. Hindi sasayad yung bangka. Alam mo dyan pagka mga ganyang mga tin patoms pa yan, mababaw sa tin patoms. Pero kung sadyang mababaw na talaga, na sobrang babaw na, hindi na hindi ka na dyan, ituturo doon ka na sa labas. Tapos ang kasunod niyan Marinduque. Yan, dito, Marinduque. O, dito na rin tayo sa loob dadaan. Yan. Marinduque. Yun. Luluting na. Ang kasunod naman natin narurumbuhin yan, Batangas na. Batangas. O, may isla pa rin dyan, pero diretso na tayo dito sa may ano, sa may Tingloy. Ah, Tingloy. Tingloy Island sa Batangas. Tagaliminaw ah. Yan, bagal mag-loading. Yan. Ayan mga amigo, Tingloy yan. Tingloy Island yan. Batangas na yan. Dito naman tayo, rurumbo. Yan. Pagkatapos ng Tingloy, arin ang subik na diretso. Yan, Manila Bay. Ah, hindi pa pala. Ah, ito pa. Ayan. Ito, Longga po. Yan, pagka ganyan mga bigoy, hintayin lang natin luminaw yan. Taga lang. Ayan mga amigo, kung napapansin nyo, walang data yan, walang wifi, naka-off. Yan, dito na natin dadaan. Tapos diretsyon tayo doon sa may mismong Ulongga po. Subic. Ayan yung ano to, yung nakikita nyo na to, to ano to, yung Pilsico. Ripira ng barko. Ito, itong na hindi pa nalilaw na to, nandito yung punduhan, yung Kalapandayan. Ayan, yan, Bisport. Yan ang Bisport ng Subic Sambales. Subic niya. Yan, dito. Nung dumayo ako dito, ang ginagawa kong daungan sa may lugar na to. Yan. Yan, dito kami pumupundo. Yan. Sa may ayan. Mismo malapit na sa Bisport. Galiminaw eh. Ayun, ito yung ano, yun o. Nakikita nyo itong mahabang bubong na to. Yan o, yun o.
Ito yung ano, yung basketball court na malapit sa dagat ng Kalapandayan. Ayan, yan yung ruta natin, mga amigo. Yun, go. Kunyari, go na tayo. Yan, go. Yan, babalikan natin ngayon yung yan. Dito, dinahikan. Yan, nandito tayo. Ayan, kung napapansin nyo, diba, doon ako naglagay ng marking sa dito sa may malapit sa tabi. Pero itinuro niya muna tayo dito, dito tayo pupunta. Kasi hindi ko yan minarkingan tong dulo ng pula na yan. Automatic na kasi yan, na siya na magsasabi kung saan ka pwedeng mag-umpisa. Kasi ibig sabihin, mababaw yan dyan sa may gawing ano. Pero hindi naman sa yan. Ayan o. Katawitan ng Pulilio Island. Oh, ito yung balisin, oh, mga amigo. Yan yung balisin. Malapit lang sa amin yung balisin. Yan, oh, balisin. Pagkatapos tawid natin ng Pulilio Island, takbo tayo ng Karamuan. Yan. Dito ang daan yan, Karamuan. Sa may, ayan, Lahoy Island. Mayroon akong nakasama na taga riyan sa Lahoy. Yan. Shout out nga pala dyan sa mga taga Karamuan sa may Lahoy. Mga si Rayson family, kay ano, kay ano pa, Jobit Rayson. Yan, taga rito siya sa Lahoy. Pagkatapos, pagdating natin dyan, yan, tatabit na naman tayo dito, Karamuan pa rin yan. Yan, amin lang ang Karamuan. Yan, oh. Yan, tabi dito sa Katanduanis. Ayan mga amigo, dito may mga minsan may nakababahura dito. Yan, sa may lugar na ito. Ngayon, kung medyo nag-aalanganin ka, pwede mo namang iliko ng konti kahit yan yung route na tinuro. Pero, kasi minsan may error, may konting error din yan eh. Ikaw nang bahalang mag-allowance. Yan, tawid ka ng Rapu-Rapu. Ito, Rapu-Rapu Island. Ayan, kung napapansin nyo, yung parang maputi na yan, oh. Minahan yata yan kung ano yung ginagawa niya, parang nagmiminahan yata yan sa may Rapu-Rapu, dulo ng Rapu-Rapu. Nung kami lumikaw, ginagawa pa yan, nag-uumpisa pa lang yung mag-operate. Pero ngayon, kalbo na yung bundok. Nung pabalik namin, kalbo na. Nung papunta ron, ano pa lang yan, inuumpisahan pa lang maggawin. Tapos yun, tawid, galing Rapu-Rapu, tatawid tayo ng Matnog. Ayan, Matnog. Dito ko duman sa loob. Kaya kulay green yan dahil malalim yan. Yung iba dito dumadaan sa labas. Yan dito. Kunting bagay lang naman kahit sa labas dumaan. Hindi pa naman hindi naman sobrang layo. Ayan o. Oh. Bulan. Iikutin mo yan. Matnog yan. Bulan. Ikot ka dyan. Bulan Sorsogon. Yan. Bulan yan. Yan. Galing sa Bulan Sorsogon. Ayan o, oh. Galing sa bulan, ito bulan yan. Tawid ka naman ng Monreal. Yan, Monreal. Hindi ko alam po itong Monreal kung anong nakakasakop. Kung Bicol ba o Masbate. Basta dyan sa Monreal. Pagkatawid, tawid naman ng Burias. O yan, Burias Island yan o. Oh. Natatanaw nyo. Agarito si ano, Jan Rayot. Sa may San Pascual yata sila. Dito palagay ko dito yan eh, sa lugar na to. Palagay ko pa lang naman. Galing naman ng Burias. Tawid naman ali tayo dito sa may Marinduque. Yan mga amigo, Marinduque yan, oh. Yan, tawid tayo ng Marinduque. Galing na Marinduque, tawid tayo ng Batangas. Ayan o, Batangas. Yan, Tingloy. Tingloy Island. Yan o, Tingloy itong pulo na to. Maliit na pulo pero ang gaganda ng bahay dyan pag dumadaan kami. Kasi nung
pag minsan dito kami dumadaan sa labas. Pero doon ako naglagay ng route sa loob, kaya doon dumaan tayo. Pero feeling paggabi, nung umuwi kami, gabi kami dumaan, dito na ako sa labas dumaan kasi ang gamit ko noon, ano lang, yung sukat-sukat. Sa labas, masigurado kasi mas malawak. Pero yung loob niya, ng tingloy, idaan na ng barko yan. Kasi nung dumaan ako dyan, may kasabay akong barkong dumaan. Tingloy, tawid naman ng Kalatagan. Ayan o, Kalatagan. O, diretso dito, yan. Hindi ko alam kung tingnan ko nga kung hindi nakasintrohan. May ano kasi, na ito kasi yung ano eh. Yun o, yung, ayun, Fortune Island. Yan, Fortune Island. Pag yan, Migo, hintayin mo lang na ganyan, lilinaw yan. Makikita mo talaga yung tsura ng Fortune Island, pati yung mga bato niya, buhanginan, makikita yan. Ayan o, nalinaw na. Lilitaw yan dyan. Fortune Island. Dadaanan natin yan papuntang Subic. Taga rito si ano eh, Jaffer Sniper o. Sino may tapat lang ng Fortune? Yung Bukana. Yung shoutout dyan sa mga taga Bukana vlogger ng Nasubo. Bukana vlogger. Kung gusto kong pumunta doon, alam po kung saan ako pupunta eh. Yan, napakita natin ha. Yung Bukana. Ayan o, basketball ko. Plaza siguro yan. Ayan, alin man dito sa lugar na ito. Taga rito sila, na, ito yung Bukana. Ayan. Alin man dyan dito, yan may mga bangka na yan. Hindi ko lang sigurado kung saan dyan. Ayan. Yan yung Bukana. Kung napapansin nyo mga amigo, di ba? Ang lapit lang. Yung kulay pula na yan na may aro. Yan yung lugar namin, Dinahikan. Ayan o. Pantakison. Tapos ito naman yung Subic Sambales. Yan o. Kung tutuusin, ang lapit lang. Pero ang layo ng dinadaanan bago makarating ng Subic. Kasi kailangan natin ikutin to. Sinubukan ko na rin magsukat dito sa may gawing norte. Para dito ako magdaan. Mas malayo siya ng nasa 85 nautical miles ang diferensya. Kung dito ka dadaan pag ikot doon, pag ganyan, mas malayo siya. 85 nautical miles yung diferensya ng layo. Yan. Kaya dito tayo dumaan. Ayan o, dito natin makikita. Sandali ha. Ayun. Hindi pala ako nakarot. Ayan o. 516 nautical miles yung layo niya. Ngayon, kung nanakbo ka na, dito mo na rin makikita yung ita. Yan ang oras ng... kung anong oras ka dadating din sa iyong pupuntahan. Tapos dito naman, time kasi ang nakalagay dito, baka ito yung ibig sabihin. Kung ilang oras kang mananakbo hanggang sa makarating doon. Hindi kaya yung time natin ngayon. Kasi may mga ano yan eh. May ganit-ganit pagkakaiba pagdating sa GPS. Ayan o. Yung rumbo. Yan. Bawat location na pwede mo na dadaanan mo yan yung magiging bearing. Ayun, dito yata makikita yung oras na time eh. Dating. Basta kung alin man dyan, malalaman naman yan pag natakbo na. Yung kung ilang oras kang mananakbo, tapos yung ita, yun yung oras ng dating. Yan ang layo, 516 nautical miles. Ayun. Yan o. Ikot ng Bicol region. Dadaan na natin yung Burias. Yan, Burias, Marinduque. Tapos rurumbo naman tayo ng Sambales. Kung Bataan, nandito lang naman yung Bataan. Oh. Ito yung Fortune Island. Oh. Ito
gamitin natin yung portion island yan, oh. Yan. Yan yung portion. Pero pa pala isang puludong mali ito. Balikan natin dito, kunyari. Kunyari, gusto kong pumunta kaila, kunyari lang naman, sa Bukana. Yan. Shout out sa mga taga Bukana ulit. Kunyari lang naman. Para pag alis ko pa lang dito, kahit yung mapa ay pagpalagay natin hindi mo siya mapalinaw kaagad, pwede ko siyang puntahan. Pwede ko nang gawa ng record yan, tapos ipapasok ko na sa GPS. Hindi, kahit hindi ko ipasok sa GPS, kahit malabo yung mapa, marurumbo ko. Isusum ko muna siya ng ganito. Hanggang sa luminaw, yun. Mag-iintay lang muna tayong luminaw. Yan o, ganyan. Hindi ko alam kung saan yung eksaktong lugar dito. Halimbawa, pupuntahan ko si Japper, kunyari lang. Ito yung lugar nila, Bukana. Hindi ko lang alam kung alin dito yung punduhan niya kasi may maraming mahaba yung aplayan nila eh. Hindi ko alam kung saan parte dito siya. Ipagpalagay natin, kunyari, dito yung lugar niya sa may tapat nito. Yan. Pwede nating lagyan ng marking yan. Yon, marking. Yan. May mimili tayo. Ilalagay natin na anchor. Save. Ayan o. Anchor. Yan na yan. Punta sa kanila. Yung anchor na yan. Kaya kahit halimbawa nakaganyan, malabo pa. Pinalinaw muna sa kanina eh, diba? Tapos inalam mo na yung lugar. Alam mo na kung nakikita rin yung lalim niya. Alam mo na kung gano'ng kalalim. Pag nilagyan mo ng anchor siya, pwede mo na siyang ano, yun na lang arurumbuhin mo. Kasi pag nananakbo na ito, mayroon itong mga lumilitaw na, may lumilitaw na ano, may nagtatrack record yan. Tapos yung araw na kulay pula, ikaw yun. Yan. Ganun ang pag narating mo na yung anchor na yun, ibig sabihin na andun ka na. Pag nakarating na yung pula, yan. Kaya kahit gabi, ari mo na siyang rumbuhin. Pag nakasit naman siya ng rope, alam ba, kagaya nito, yan, kusang, di ba, ang marking ko, ito lang, yung number 4. Tapos dinirito ko na yung subit. Kusa siyang lumiliko. Kusa niyang ituturo sa'yo kung saan ka dadaan. Yan. Malalaman mo rin dun sa guhit kung yung dinaan ka sa mas mababaw na lugar. Kasi pagka mabababaw, ang nagiging kulay niya, kulay pula. Kaya nito parang may senyata na pula dito. Tingnan ko. Ay, wala. Kasi malalim dun sa ubik eh. Purong green. Ayun, ayun pala. Ayun oh. Ayan. Pagdating dito, pumula na siya. Ayan oh. Papunta doon. Kasi yung waypoint ko na marking ko ito, dito ko nilagay. 1.2 patoms na lang. Kaya yung pagdating dito, magkaroon siya ng pula na naguhit. Yan. Tapos may sense siya na yung area, ibig sabihin parang yun, mag-iingat ka kasi bababaw na siya. Alam po niyan hanggang 10 patoms yata yan. Eh. Tinan ko nga. Andolo. Hanggang 7. 7.2 patoms. Yun. Pag bas bumabaw pa doon, ano na, magsisignal na siya. Nag-iiba na yung kulay. Kumbaga masasatahik, pag ginamitan mo ng Google map, pag ma-traffic ka isang lugar, kulay pula, parang ganun din siya. Kailangan mong magdahan-dahan. Ayan. Ito na yun, mga amigo. Ayan. Halimbawa, mga amigo, gusto mong kunan ng record yung Binham Rice. Ito yun eh. Ayan o, Binham Rice. Philippine rice. Mas kilala natin yan yung tawag na Philippine rice. So, dito, kunyari, gusto mong puntahan itong bahura na to. Dito ka sa gawing norte ng Philippine rice. Pwede mong kunan siya ng record ngayon. Yan. Yon. Tapos, lalagyan natin ng marking. Yan. Peace. Kunyari, peace ang imamark natin. Save. Yan na.
May marking na. Dito tayo magmumula. Pipindutin lang natin yung route. Automatic. Dito tayo mag-uumpisa. Tapos pupunta tayo sa Bingham. Kunyari, yun ang ating ruta. Yan o, nilagyan ko na siya ng marking, mga amigo. Yan o. Puntahan natin yan. Yun. Yan, naglo-loading na. Titingnan natin kung saan tayo papadaanin pagkatapos mag-loading. Oh, sige. Nagre-record muna ako nitong ano. Yun. Dito tayo pinadaan sa may Patnanungan, humalig. Ayan, oh. Dito tayo binigyan ng daan. Dito siya lumiko. Ayan. Ayan. Sana yan. Kunyari, pupuntahan na natin. Go! Yan, 169 nautical miles yung layo galing dito sa home port namin. Ganyang kalayo yung Bingham Rise. Sige. Yan, mga amigo. Idinagdag bilang karagdagan na lang doon sa mga sinasabi ko. Ang kasi may mga nagtatanong sa atin kung saan tayo dumadaan punta ng halimbawa, pupunta tayo ng Zambales o Bataan. Ayun. Yan, pinakita ko na sa inyo kung saan ba kami dumadaan. At nakita na rin natin kung anong layo. Nasa mahigit 500 nautical miles yung layo. Yan. Bali, itong mapa nitong application na to, magagamit mo rin siya pati sa mga bahura. Kung ang gusto, may mga gusto kang puntahan bahura. Yan, nakalagay yan kung anong lalim. Nakikita natin kung anong lalim. Yan, kagaya nito. Yung tinatawag namin dito yung Pulong Ninggalan, ayan o. Pupuntahan mo lang yan. Halimbawa, ito, pwede mong lagyan na lang ng marking. Yan, mga bilang karagdagan na lang. Yan o. Nakalagay dyan yung mga lalim-lalim yan. Yan o, hihintay mo lang yan. Lilitaw yan kung anong lalim. Gusto mong puntahan yan o. Itatapat mo lang yan. Pipindutin mo yung question mark. Yan, pipindutin mo yung marking. Kung ano, mamimili ka, anong gusto mong ilagay. Oh. Kasi dagat, pangisdaan eh, pwedeng isda. Oh. Yan, save. Yan. Yan, may marking na. Pagka naman sa punduhan, di mamimili ka, pwede mo ilagay angkor. Oh, ganun lang 'yon. Yan, bilang karagdagan na lang. Para ang halimbawa gagamitin mo sa bahura, dahil yung mapa minsan kagaya niyan, pag sinumo matagal luminaw. Yan, pwede mong ano na lang, pwede mong mark, lagyan na ng marking para maski tapos pagka ginawa mong route niya, ruta, makikita mo naman dito kung nakarating ka na eh, yung layo. Pag sumero na yan, 00 na yung nautical miles, ibig sabihin nandun ka na sa location na yon. At saka ano, papatong talaga itong araw na pula, nakapatong na rin yan doon. Ibig sabihin nandun ka na, pwede ka na mag-ariya kung doon ka mga angawil. Oh, yun ang mga isa sa mga pinagkakagamitan nito. Yan, magandang gamitin ito ng mga ang trabaho ay pagkikitang o yung pangangawil ng isang bato. Para pwede mong sugsugin yung mga pangantuhan ng malalim at mababaw. Pwede mong sugsugin kung alam mo na kung kailangan ka lumiko. Baka masyado ng malalim yung rumbo mo, pwede ka nang lumiko para makantuhan mo lang yung mga dapat mong kantuhan. Ganun lang yan. Hala. Bilang karagdagan na lang, idinagdag ko na yon. Sige, salamat na muli mga amigo sa inyong patuloy na panonood sa aking mga video.